Good morning, Doc. Tanong ko lang, kailan pwedeng kumain ang mga puppies? 1 month old pa lang po. So, yung mga puppies po natin, nagsisimula po magkaroon ng ngipin yan, 4 weeks. So, tinatawag nilang milk teeth. So, kapag 4 weeks na sila, pwede nang simulan ang tinatawag na weaning. Yung pwede nang ialisin yung mga puppies sa nanay. So, pwede tayong magbigay ng mga wet food at meron ding milk supplement. So, ako, ginagamit ko ay yung wet food. Then, naglalagay din ako ng goat's milk. At meron din mga formulas na ginagamit na nabibili sa veterinary clinic para sa weaning. So, ang weaning, natatapos siya 4 weeks to 8 weeks po siya. So, dahan-dahan lang po. Hindi po bigla ang aalisin agad yung mga puppies. So, magpapakain po kayo ng mga 3 beses na maliliit lamang, maliliit na quantity lamang ng mga pagkain. 3 beses sa isang araw. Nagpapasuso pa rin sa nanay. Paunti-unti, habang inaalis po yung papasuso sa nanay, magdadagdag po kayo ng pagkain sa kanya, ng quantity ng pagkain, ganon. Hanggang sa 8 weeks na sila, pwede na silang totally na alisin sa nanay. Kasi yung nanay mismo, gagawa din siya ng paraan para hindi na magsuso yung kanyang mga anak. Kasi kapag meron ng ngipin yung mga puppies, pag 4 weeks na sila, masasaktan na yung nanay. So, masakit na sa kanya, traumatic na sa kanya. Kasi may ngipin na sila at kapag nagsuso sila, nakakagat nila yung mamari ng nanay. So, meron ding instinct yung mother na iwawalay na sila. Pero tutulungan din natin, magbibigay tayo ng mga vitamins at mga additional food, dog food sa mga puppies. High protein dog food at high calcium para makatulong din ito sa kanilang paglaki. Kasi mabilis yung mga paglaki nila sa mga oras na yan. So, isang ginagawa ko pa, kapag nag-weaning ako, monitor talaga yung timbang nila. Everyday ako nagtitimbang ng mga puppies. At tinitingnan ko yung mga aso na mababa yung timbang at yung mga aso na mabilis ang dami ng paglaki ng timbang. So kapag mababa yung timbang ng isa, mag-focus ka doon at bigyan mo pa siya ng siguro additional na pagkain.